Actually guys, pati this video on the way 100 wow. ay nagkaroon ng pinaghalong tunog ng timing chain at plagitik ng kanyang balbula. Rinig nyo ang tunog ng kanyang makina ay paanda rin natin at pakinggan nyo guys kung saan nanggagaling ang ingay ng kanyang makina. Okay. Yan ba ay plagitik ng balbula o sakit-sat ng timing chain? So, ang gawin natin guys no ay i-check mo natin ang kanyang regener tosser kung ito ba ay stuck na spring. Kapag stuck na spring ay palitan natin siya ng spring na kit ng brake master assembly. No? Kasi yun ay yung spring yun ay medyo may katigasan ng kaunti guys. Kinggan nyo maigi ang tunog ng ingay ng kanyang cylinder head. So yun no, ang gagawin natin guys ay tanggalin natin ang bolt na yan na itinuro ko. Yung bolt na yan ay connected sa ating tensioner toser ng ating timing chain. So, unahin muna natin isolve ang kanyang ingay ng kanyang timing chain, guys, no? Kapag ito ay napalitan ng matigas na spring, possible need na palitan ang kanyang timing chain. Pero, guys, sabi ni owner, never pa palitan ng pesa ang kanyang motor. Kahit anong klaseng pesa, guys. Almost 11 years na ito. So, nung tinanong ko si Bosing, no? So, stuck pa lahat sa kanyang timing chain. Lahat ng pesa sa kanyang motor, guys, never pa daw itong nabuksan. At never pa itong napa-tune up, no? Ito po yung naka-decision price, naka-decide na i-tune up, guys, no? So, yung ginawa ko muna is, isasolve muna natin ang lagitik na yan before natin siya i-tune up. So, yung spring na yan, tinuro ko, guys, yan po ang spring na sinabi ko, no, ng brake master assembly natin. Medyo may katigasan yan ng kaunti. At yan namang hinawakan ko na maliit na spring, yan po ay ang kanyang stock. Medyo malambot na kumpara sa ating spring na ikakabit. So, yan muna ang ating step na gamitin. Kapag nakita mo itong video nito, guys, kaya mo mag-DIY, no, kasi napakadali lang po. Tanggalin ang bolt na yan ng ating tensioner toser. So, ang pagpaluwag ng bolt, guys, ang direction ay counterclockwise, no? Counterclockwise. Kahit nasa ibabang bahagi siya, para hindi kayo magkaroon ng problema in case malustrit ang bolt kapag nagkaroon kayo ng pagkamali sa pagtanggal ng kanyang bolt ng ating tensioner toser. So, pagkatapos natin may balik yung bolt at nagpalit tayo ng medyo matigas na spring, ay siyempre, paandaran natin ulit, guys. Kung nandun pa rin yung ingay ng kanyang makina, is mag-move tayo sa ibang trabaho na naman. So, ang inunan na natin ang kanyang ingay na kanyang timing chain. So, pandarin na natin, guys. Okay. Pakinggan nyo. So, yan, guys, no? Meron pa rin tayong narinig na lagitik. So, wala na yung sagat-sak, no? At ingay na kanyang timing chain. Pakinggan nyo. So, nagtitira na lang ingay guys, ayan tunog lagitik ng kanyang balbula. So, yan naman ang next step na gagawin natin. Napaka-basic lang po kung paano natin i-adjust ang valve clearance at paano natin siya i-check, no? Kung ito ba nagkaroon ng maluwag or nagkakaroon ng problema sa kanyang adjustment. So, first guys, is need mo natin i-tap ang kanyang balbula, no? So, yan. Ituro ko sa inyo guys kung paano siya nakatap, no? Hanapin nyo yung letter T ng kanyang o timing mark ng kanyang magneto. So yun ang kanyang letter key na yan, ibig sabihin nakatap ng ating piston. So para ma-prove natin na nakatap yan, dapat yung dalawang balbula is merong side play, merong clearance. Kasi kapag yung isang balbula, dalawang balbula is medyo mahigpit silang dalawa, napakahigpit talaga, ikutin nyo uli ng 180 hanggang makuha nyo ang dalawang balbula na merong side play. Yun naman yun ang kanyang tap na piston natin. Kasi kapag nag-tap kayo tapos na-feel nyo medyo matigas yung dalawang balbula, yan po ay naka-partial open ang exhaust at saka intake. So, ninyo siyang ikot agad ng 180 para makita nyo kung ito ay naka-proper tap, no? So, kung nalilito kayo, tanggalin nyo yung spark plug at tusukin nyo ng flat screw. Kapag nakasagad na yung flat screw sa lalim at hindi lumulubog, ibig sabihin, nakatap ang ating piston. So, pakinggan nyo guys, no, ang tunog ng kanyang balbula. Medyo may tunog kaunti ang kanyang isa sa mga balbula. Kutin na natin kaunti. Isa pang 180, guys. I-double check na natin yung kanyang timing ng kanyang balbula. Kasi meron kasi pagkataon guys na paiba-iba ang adjustment at valve clearance ng ating balbula. So mas may guys, dalawang 360 ang iikuti natin. So tap natin ulit. Sa part na yan guys, ay nakatap na ang ating piston. No? Kasi meron na siyang dalawang side play. Yan, may isang side play. Ang hinahanap na natin kung saan part ng kanyang dalawang balbula ang up play. Dapat wala pong up play ang isa sa mga balbula yan. Kasi kapag merong upplay, automatic may tunog ng ating balbula. Tulad ng nasa exhaust guys, pakinggan nyo. Joke county lang tunog.
So sa exhaust gas, napil ko kayo na meron talaga siyang lagitik, no? Medyo kaunti lang ang ingay. Pero kapag once naman daro niyan, ganun kalaki ang ingay. Sa intake naman, chine ko is wala na siyang upplay, no? So side play lang. So ang gawin natin sa kanyang intake is irritating lang natin siya, guys. Ito namang exhaust ang ating gagalawin. So siyempre, kukuha lang tayo ng 8 at saka 9 na back wrench at saka yung pang-control natin sa pag-ikot na paggalaw ng ating valve adjustment. Yung liter T, nakalamatan ko anong name niyan. Basta yung liter T na pang-control natin, guys. Pang-contra, pang-al-contra pala. Ganoon lang po kung paano hanapin ang timing ng ating valvula. Kung ito yung naka-close or naka-open or ito yung naka-top or naka-power. Basta ma-feel nyo, pag-top ng magneto, nakita yung liter T doon, tapos paghawak nyo sa dalawang balabula, medyo mahigpit yung dalawa, mahigpit na mahigpit, yun po ay naka-partial open at naka-power ang ating piston. Okay. So, iikot naman tayo ng isa pang 180, isa pang 180 guys, kasi 360 ang ikot ng ating magneto, so isa pang 180 para makumpleto ang revolution ng ating piston, saka sa pagbaba at pagtaas ng ating revolution. So, kailangan nyo ikot natin ng 180 para mag-close ng kanyang cams at automatic yung piston is nakatap. Automatic, yung dalawang balbulo natin, may side play yan, may side play. Kahit isa may side play or dalawa, kasi may pagkataon isa lang ang side play, ang isa medyo mahigpit. So, part na yon is nakatap pa rin ang ating piston, yon. Basta may isa sa dalawa is merong side play or di ganong mahigpit. Basta yung part na yan, guys, ang hindikpitan ko lang yung kanyang exhaust, no? Kasi yung exhaust talaga napil ko is meron siyang lagitik. Kaunti lang, pero malaking epekto na rin yan once na umandar ng ating motor. Lalong-lalo na kapag ito ay nasa mainit na kondisyon. So, since hindi ba gaano kainit kasi napalagay ko kanina, pero kahit kaunti lang ang segundo na pag-andar ng kanyang makina is maririnig mo na ang ingay ng kanyang motor. So, pinaghalong ingay ng timing chain at saka lagitik ng bulbula. Kasi nga guys, ang motor rebusing ay never pang napatune up almost 11 years at never pa ito nagalaw ang kanyang makina. So, ang trabaho ng kanyang motor guys ay service lang sa trabaho at pag-uwi sa bahay. So, nirelax na relax at hindi gaano nagkaroon ng problema kanyang kena. Kaya lang sa sitwasyon yan, sa almost 11 to 12 years is sapat na para umingay ang kanyang timing chain. At pagluwag ng timing chain at yung lagitak ng kanyang balbula, unti-unti na rin bumibigay, dala na rin sa matagal na servisyo ng kanyang motor. So, ito po ay naka-schedule for tune-up guys, no? Pero ang inuna ko lang ginawa is hanapin muna ang lagitik sa kakulilin sa inyong carburetor at ang kanyang air cleaner. So, ngayon guys, okay ng timing, no? Na-adjust na natin yung exhaust at siyempre takpan na natin ang dalawang balbulola na yan para marinig na natin kung tama ba ang ating hinala na yung lagitik at ingay ng timing chain ay dahil yun sa kanyang pagluwag ng balbula at saka paglawlaw ng kanyang timing chain. Okay. So, siyempre guys, important pala rin na parinig ko man sa inyo ang ingay ng kanyang makina na before natin siya hindi tinrabaho at pagkatapos ating tinrabaho. So, ito namang motorized na pagkatapos ating matrabaho. Yan lang po ang kanyang tunog. Paandarin natin. So, yun guys. Oh, ang laki talaga ng pagbabago, no? So, dalawa ang na-eliminate natin na ingay. Ang kanyang timing chain. At ang kanyang lagitik ng kanyang balbula. Pakinggan nyo guys. Di ba napakalaking improvement na ginawa natin. Kahit kayo guys, kayo yung mag-iaway, no need nang pumunta sa mga shop kung makita nyo ang video ito. Siyempre, dagdag ka lang naman namin sa inyo kung sakaling maka-experience ang inyong motor ng ganyang senaryo. So, palitan nyo muna medyo may kaunting katigasan ng spring at i-double check yung balbula. So, binigyan ko ng idea kung paano i-double check yung valve clearance at siyempre kung paano i-tap natin yung piston. So, yun, no? Di ba? Ang napakaganda ng kanyang tunog ng kanyang makina. So, kapag umingay pa ang timing chain, guys, pagkatapos na niya palitan ng medyo may matigas na spring, is kailangan na natin siyang palitan ng bagong timing chain. Maraming salamat sa pagpapanood. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating Puging Mechanico. Ayos.